Kabanata 146 hanggang 150. Dahil sa pagiging mapagkumpetensya at biglaang pagbuti ni Walt sa pakikipaglaban, gusto niyang turuan ng leksyon ang kasuklam-suklam na piraso ng sheet na ito. Kaya, hindi siya nagpapigil ng sampilan niya ito. Hey, talo ka na sa akin. Dati, Floor, nakalimutan mo na ba hindi na ba masakit ang braso mo? Noon, na-dislocate niya ang braso ni Waltz. Nang marinig ang palitan ng provokasyon, agad na naghiwa-hiwalay ang mga tao. Gayunpaman, ang malaking labanan ay hindi nangyari tulad ng inaasahan. Inihagis ni Dickinson ang kanyang binti patungo kay Waltz, ngunit nahawakan niya ito sa bukong-bukong at inihagis sa lupa. Ang braso ni Dickinson ay bumagsak sa isa sa mga mineral. Sa isang malakas na kaluskos, nabali ang kanyang braso. Banal na shit. Ikaw, advanced ka na ngayon. Nagmamalaki si Waltz, may naka-plaster na tingin sa mukha niya. Hoy Dicky, tandaan mong iwasan mo ako. Kung kaya mo. Oh, by the way, sipsipin mo, talo. Kinuha niya ang isang maliit na bato at itinulak ito sa bibig ni Dickinson. Pinutol ng matatalim na dulo ang kaloob-looban ng kanyang bibig, dahilan para damyugo ito ng husto. Nawala ang kulay sa mukha ni Caden, bahagyang nang inag ang kanyang panga. Sa wakas ay napagtanto niya na ang babaeng katabi ni Alex ay si Prinsesa Floor ng Thousand Miles Conglomerate. To think gusto niyang umupo ng isang tao na magnanakaw sa kanila ng malinis. Hindi niya maiwasang magpawis ng malamig na bala. Makalipas ang kalahating oras, naputol din ang dalawang maliliit na ore na binili ni Alex. Ang lahat ay hindi napigil ang mapabuntong hininga at umiyak sa inggit. Ito ay hindi posible, walang paraan. Paano ito nangyari? Lahat silang tatlo ay may mga esmeralda, oh my god. Maraming tao ang nagpost ng mga larawan sa kanilang mga pahina ng social media. Terena, nilinggan ni Alex si Waltz. Dinala ng dalawa ang hindi mabibaylang esmeralda habang sila ay uminto sa tindahan ni Tobias upang kunin ang alchemy stove at bumalik sa Maple Villa. Nakaluwag na hindi masyadong malaki ang kalan at hindi nila minamaneho ang Lamborghini ni Waltz. Kung hindi, kailangan nilang magpadala ng isa pang sasakyan. Kuya, sabi ni Waltz sa matamis na boses, kumikinang ang mga mata. Anong meron? Paano ka nakakamangha? Ikaw ay isang manlalaban, isang medic, isang alchemist at marunong ka ring sumugal sa mga bato. Oh, anong gagawin ko? Na-inlove ako sa'yo. Pinisil ni Alex ang pisngi niya. Mawala, ay. Napaangat ng ulo si Waltz habang tinatakpan ang pisngi gamit ang isang kamay. Ang galing mo talaga, kuya. Ngunit tingnan mo ang iyong nakababatang kapatid na babae, ako ay napakahina. Ako ay magiging isang kahihiyan sa iyo na may ganitong kahinaan, hindi ba? Kaya kuya, maaari mo ba akong paboran at pagbutihin muli ang aking kakayahan sa pakikipaglaban? Hindi ko kailangan na tulungan mo akong umunlad ng husto, gusto ko lang na umakyat sa ranggo ng mystic. Fact, so that's the catch. Pahabol na sabi ni Alex, sa tingin mo ba laro ito? Sa palagay mo ay maaari ka lang mag-rank up na parang bumibili ka ng mga in-game na pagbili ng VIP. Walang maraming mga shortcut sa martial arts. Kung pipilitin naming umunlad ang iyong mga kasanayan, malilimitahan ka sa karagdagang paglago sa hinaharap. Huwag mag-alala, sa sandaling tapos na ang mga chakra pills, tutulungan kita muli. Kung tungkol sa pagraranggo, depende yun sa kung gaano katalentado. Sige, at huwag sabihin sa sino man ang tungkol sa insidente ng stone gambling. Ang mga esmeralda ay kapaki-pakinabang sa akin. Pag-uwi niya, napagtanto ni Alex na umalis na si Asher at ang iba pang palihim na nagpo-protekta sa bahay. Gamit ang kalan at mga materyales, sinubukan nilang gawin ang mga tabletas ng chakra. Gayunpaman, ang kalan ay nangangailangan ng ilang maintenance, ito ay nawawala ang isang binti pagkatapos ng lahat. Nasasabik si Alex na mas tingnan ang enerhiyang dumadaloy din sa kalan. Gayunpaman, nang magsisimula na siya sa kanyang pananaliksi, tinawag siya ni Dorothy. Alex, pwede ka bang pumunta sa pwesto ko? Parang madilim si Dorothy. Anong mali? Ang aking ina ay nagsugal ng bato sa Antique Street at nawalan ng $500,000. May utang siya ngayon dahil dito. Ang mga nagpapahiram ay dumating sa aming bahay na humihingi ng kanilang pera. Mayroon ka bang sapat na pera? Maunawang sagot ni Alex. Nagdahilan si Alex at nagmamadaling umalis sa Essex Villa sakay ng kotse.
Hindi niya maiwasang magbulungan ng mga reklamo sa kanyang isipan habang papunta doon. Sino ang nakakaalam na si Claire ay nagsusugal din ng bato sa Antique Street? Nakita niya ba ako? Kung alam niya na nakuha ko ang aking sarili ng mga bihirang malasalamin na esmeralda mula sa lahat ng 3 ors na binili ko, tiyak na pipilitin niya akong ibigay ang mga ito gaya ng lagi niyang ginagawa. Sa kasamaang palad, tumakbo si Alex sa oras ng pagmamadali ng California, bawat kalsada ay masikip hanggat maaari. Inabot ng 45 minuto si Alex upang marating ang Essex Villa. Sa pagpasok, napagtanto niya na lahat ng 3 miyembro ng pamilya ay naroroon. May 2 pang lalaki. At 1 babae sa villa. Nakilala ni Alex ang babae, isang medyo may edad na babae at isa sa matalik na kaibigan ni Claire. Madalas silang magkasama. Malabo niyang naalala na ang pangalan nito ay Lucia Whitney. Kinakausap ni Lucia si Claire. Oh Claire, mabuting tao si Brandon. Nakita ko siyang lumaki, alam mo ba? Siya na ngayon ang tagapamahala ng departamento ng isang nakalistang kumpanya at ang kanyang taunang sweldo ay higit sa 1 milyon. Saan ka makakahanap ng ganoong catch? Sabihin lang oo at hindi muna kailangang ibalik ang $500,000. Magiging pamilya na tayo, di ba? Nang marinig ang mga salitang iyon, galit na galit si Alex. Sino ba itong si Brandon na ito? Mukhang nasa 30s na siya. Kanino siya nag-propose, Dorothy? Well, hindi ito maaring si Beatrice, tama ba? Nag-aaral pa rin siya sa universidad. Galit siyang sumugod sa kanila. Kung sino man sa inyo ang maglalakas loob na subukang nakawin ang aking asawa, sisiguraduhin kong pagsisisihan ninyo ang desisyong iyon habang buhay. Sinaman ni Lucia ng ilang masasamang tingin si Alex at ngumisi. Bakit ka nandito, talo ka? Kinausap ka ba namin? Sino ka sa tingin mo? Walang respeto si Lucia kay Alex dahil madalas na masama ang bibig ni Claire tungkol kay Alex sa kanya. Hinaila ni Dorothy si Alex sa gilid at bumulong, hindi ako, nanay ko. Ano, anong ibig mong sabihin na nanay mo? Tinitigan ni Dorothy si Brandon, halatang inis. Ang lalaking iyon ay may gusto sa aking ina. Nagulat si Alex. Malamang na 46 na taong gulang na si Claire ngayon, ngunit itong si Brandon ay nasa early 30s pa lang. Bakit niya magugustuhan ang isang taong may malaking pagkakaiba sa edad? 16 na taon ang agwat nila. Ito ay kabalbalan lamang. Gayunpaman, si Claire ay hindi nagmukhang masama sa kanyang sarili. Nakasuot siya ng masikip na maong at puting bodycon shirt. Maaaring mas bata siya kaysa kay Brandon, ngunit tiyak na naroon ang maturity. Hindi katakataka na ang taong ito ay sa kanya. Natarante si Alex at sinabing, "Well, that's great. Medyo ilang taon nang single ang nanay mo, di ba? She's so bored na kailangan niyang makipag-away sa akin. Marahil ang pakikipag-date ay magre-redirect ng kanyang enerhiya patungo sa pag-ibig sa halip na sumigaw." Galit na galit si Dorothy. Ilang taon na ba siya? Kailangan ko ba siyang tawaging tatay? Sumama na rin si Beatrice sa kanilang usapan. I don't care, hindi lang ako papayag dito. Look at that guy, he looks oddly too so. Siguradong wala siyang silbi. Pinahiram niya si nanay ng pera para lang mapilitan niya itong pakasalan. Oy, Rockefeller, hindi ba ikaw ang manlalaban? Sipain sila ngayon na. Sinulyapan ni Alex si Beatrice at nagpa siya na sayang ang lakas at oras na kausapin siya. Nagsugal na ba to ang nanay mo? May nabanggit ba siya noong bumalik siya? Tanong ni Alex. Siya ay nag-aalala tungkol sa kanyang mga esmeralda, mayroong maraming chi na naka-imbak sa mga ito pagkatapos ng lahat. Kung sasagutin niya ang lahat ng chi sa loob ng mga ito, mapapalakas niya ang kanyang kaibuturan. Ang pagpapalakas ng kanyang core ay ang unang hakbang sa pagmaster ng force. Hindi talaga, sa sandaling ito, tinanggihan ni Claire ang alok ni Lucia. Maaaring siya ay sakam at maaaring walang maraming ipon, ngunit mayroon pa rin siyang mataas na pamantayan para sa mga lalaki. This Brandon guy was nothing compared to Felix. Why would she be into him? Napagtanto na nabigo ang kanyang panukala, ipinakita ni Brandon ang kanyang tunay na kulay. Tinatanggihan mo ako, sige, ibalik mo sa akin ang pera ko. Tinuro ni Claire si Alex. Wala akong pera, kung gusto mong ibalik ang pera mo, kunin mo sa kanya. Siya ang aking manugang, pwede mo siyang kidnapin para maging alipin mo o kung ano paman, ibenta mo siya sa mga human trafficker kung gugustuhin mo.
Oh, and look at his car, it's probably of value to ride. Basta huwag kang lalapit sa akin. Hindi nakainik si Alex, isa talaga siyang one of a kind na biyanan. Nilinggo ni Brandon ang sasakyan at napagtantong BMW M8 pala yon. Nabigla siya, noon pa man ay gusto niyang bilhin ang modelong ito, ngunit wala siyang pera. Kung babayaran nila siya gamit ang kotseng ito, makikinabang siya ng husto dito. Sige, mababayaran niyo ako dito. Akin na ito ngayon. Tumawa si Brandon habang tinatapik ang hood ng sasakyan. Alisin mo ang mga kamay mo dyan. Ano ka, tanga, o sa tingin mo ako ay isang tanga? Ang kotseng ito ay nagkakahalaga ng 2 milyon, at magkano muli ang utang niya sa iyo? Napatayo si Claire mula sa kanyang kinauupuan, nagningning ang kanyang mga mata. Ano, ang kotse na ito ay nagkakahalaga ng 2 milyon. Saan mo nakuha lahat ng pera? Hindi siya pinansin ni Alex. Ang gusto lang niyang gawin ay lutesin ang isyo at umuwi kaagad. Nais niyang magpatuloy sa pagsasaliksik sa alchemy stove. Ipakita sa akin ang IOU at ibigay sa akin ang iyong bank account number. Babayaran kita sa halaga ng utang niya. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Lucia. May pera ka pa ba? Alam ng lahat na namaalamos ka at nag-groveled para sa $100,000. Huwag kang gumawa ng ganoong kalokohan kung hindi mo kayang tiisin ang kahihinatnan. Malamig na tinitigan ni Alex si Lucia, na parabang nakatingin ito sa kaluluwa nito. Siya ay nanginginig, isang lamig ang bumabasa. Kanyang gulugad, Lucia, ang biyanan ko ay maaaring hindi ang pinakamaliwanag na bumilya, ngunit huwag kang maglakas loob na subukang diain siya. Kung malalaman kong nagtutulungan kayong dalawa para lokohin siya at ang pera niya, patay ka na. Walang magliligtas sa iyong sorry asses, sabi ni Alex sa malamig na tono. Tinadyakan ni Claire ang kanyang mga paa. Sino ang tinatawag mong tanga? Hindi pinansin ni Alex ang mga sigaw niya. Ikaw brat, how dare you threaten us? Ang asawa ni Lucia, na nakatayo sa tabi niya, ay nagtaas ng kamay para sampilan si Alex. Hinampas ni Alex ang kamay niya at hinawakan siya sa leeg. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang buong katawan, na para siyang kasinggan ng balahibo. Tandaan mo ang mga salitang ito. Walang sinuman ang maaaring samantalahin ang aking pamilya. Matapos bitawan ang pagkakahawak, nabulunan ng hininga ang lalaki, puno ng takot ang mga mata. Sa isang mahinang beep, kumpleto ang transaksyon. Inilipat ni Alex ang 500. Tibo kay Brandon at sinira ang IOU. At kaya nagmadaling umalis ang mga Whitney pagkatapos matanggap ang pera. Kinaila ni Alex si Dorothy sa gilid at tinanong, Dorothy, wala ka bang pera? Sagot ni Dorothy, kakapirma lang ng kumpanya ko ng ilang kontrata. Wala kaming sapat na pera para makakuha ng bagong batch ng mga materyales, kaya ginamit ko muna ang pera ko at wala. Akong masyadong pera ngayon. Pero huwag kang mag-alala, babayaran kita sa sandaling kumita tayo mula sa mga kontrata. Umiling si Alex, you don't have to pay me back, pera mo na rin. Eto, meron akong 10 million, you can spend it whatever you like. Nagulat si Dorothy, ngunit tila may naalala siya. Hindi ba regalo ito ni Mr. Carter? Hindi, hindi namin magagamit ito. Maaaring wala tayong gaanong pera. Ngayon, ngunit kikita tayo ng mas malaki habang tayo ay nagpapatuloy. Kailangan nating ibalik ang perang ito sa kanila, kung hindi, palagi tayong mababa ang klase kaysa sa kanila. Ah, halos makalimutan na ni Alex ang bank card na ibinigay sa kanya ni Charles. Hindi man lang niya tiningnan kung magkano ang nasa card. Gayunpaman, si Alex ay hindi makahanap ng isang mas mahusay na paraan upang ipaliwanag ang pera na mayroon siya sa kanya sa ngayon. Dahil pinilit ni Dorothy na huwag kunin ito, sumuko na siya sa pagsisikap na akitin siya. Pagkaalis ng mga Whitney, pinagalitan ni Dorothy si Claire. Ma'am, ano naisip mo? May alam ka pa ba tungkol sa stone gambling? Paano mo nasundan ng bulag ang iba ng ganoon? Well, tingnan mo kung paano nangyari iyon, wala na tayong masyadong pera ngayon. Naupo si Claire sa sofa ng walang pakialam at sumagot, 500,000 lang. Ikaw ang CEO ng isang malaking kumpanya. Ang buong kumpanya ay sa iyo at ang iyong kita ay malamang na higit sa milyon o higit pa. Nanay mo ako, paano ka naging kuripot sa akin? Akala ko pinalaki kita para maging mas mahusay kaysa doon. Gusto ni Dorothy na iuntog ang sarili niyang ulo sa pader.
Sinimula na naman ni Claire. Nasumbatan si Alex. At ikaw, nagmamaneho ka ng isang marangyang kotse na nagkakahalaga ng 2 milyon, at nagagawa mong magbigay ng 500,000 ng ganyan. Magkano ba talaga ang personal na ipon mo? Ibigay mo ang lahat ngayon, tiyak na ibinigay sa iyo ni Dorothy ang perang iyon. Ganti ni Dorothy, hindi ko siya binigyan ng pera, sarili niyang ipon yon. He's my son-in-law, ang pera niya ay akin din. Natahimik si Dorothy at iniba ang topic. Hindi, back to stone gambling. Huwag na lang ulit magsugal ng bato. Wala kang alam sa pagsusugal, di ba? Oo naman, maaari kang maka-jackpot, ngunit matatalo mo ang lahat sa isang taya lang din. Sagot ni Claire, base lang sa swerte ang lahat. May nakakuha ng mga bihirang emerald ngayong araw lang. Like, goddamn, baliw ang taong iyon. Bumili siya ng 3 ores sa halagang $500,000 lang at lahat ng ores ay may mga bihirang emerald sa loob, lahat sila ay hindi mabibili. Narinig ko na ang presyo sa merkado para sa kanila ay madaling higit sa 500 milyon. Tinatawag siya ng lahat na stone gambling prince ngayon. Alam mo ba kung gaano kahangahangang maging manugang ko siya? Sayang at hindi ko siya nabangga. Pinunasan ni Alex ang kanyang ilong. Po, malapit na. Salamat sa Diyos, hindi mo ako nabangga. Magiging magulo yon. Biglang tuwang-tuwa si Beatrice. Oh my God! Nagsasabi ng totoo si nanay. May stone gambling prince talaga. Lahat ng nasa class group chat ko ay nababaliw na sa kanya. May video din sa kanya. Tingnan mo, sis. What the fuck? Tubhang hindi mapalagay si Alex. Kinuha ni Beatrice ang kanyang telepono at binuksan ang chat sa grupo ng klase. Natagpuan niya pagkatapos ang video na pinag-uusapan niya. Parehong sina Dorothy at Claire ay lumapit ng mas malapit upang mapanood ang video ng magkasama. Maging ang CEO ng City South Branch ng Essex Constructions, si Dorothy, ay interesado na gumawa ng 500 milyon mula sa 500,000 dolyar. Ang kanyang puso ay tumitibok ng husto. Nais niyang makita kung gaano kahusay ang stone gambling prince na ito. Tiningnan niya ang industriya ng pagsusugal sa bato pagkatapos ng lahat. Pagkatapos nito, mayroon siyang isang kaibigan na mahilig sumugal sa mga bato. Ngunit ngayon na wala na ang lahat, ang kanilang mga utang ay nasa buong lugar, at ang magagawa nila ngayon ay pinabayaan ang buhay na kailangan nilang itago mula sa mga peteng ng pautang. Wala na silang makikita ngayon. Sa gayon, alam ni Dorothy. Kung paano gumagana ang pagsusugal sa bato, talagang umaasa lamang ito sa swerte. Kahit na ang kanilang pinaka-advanced na teknolohiya ay hindi masasabi kung ang mga ores ay may mga jadeite sa loob bago buksan ang mga ito. Gayunpaman, ang stone gambling prince na ito ay nakakuha ng mga bihirang mga esmeralda mula sa lahat ng 3 ores na binili niya. Batay ba ito batay sa swerte? Kung ito ay, kung gayon dapat talaga siyang magkaroon ng panghuli swerte. Kudlit, paliwanag na ipinaliwanag ni Beatrice. Ang anumang average na tao ay hindi makakapili ng 3 ores na lahat ng naglalaman ng mga esmeralda. Ang tatay ng aking kamag-aral ay medyo kilalang kilala sa komunidad ng pagsusugal sa bato. Sinabi niya na walang paraan na maaaring makamit ito sa ilalim ng normal na mga kalagayan. Ang taong ito ay alinman sa panghuli swerte o superpower. Nakatitig si Alex sa Beatrice na nasa sabik na nagbabalot sa tungkol sa ang prinsipe na puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Gayunpaman, higit na nababahala si Alex tungkol sa video, nais niyang malaman kung may nahuli sa kanyang mukha sa kamera. Sa pagtatapos ng video, pinakawala ni Alex ang isang malalim na buntong hininga. Hindi siya nahuli sa kamera. Gayunpaman, si Waltz ay. Ang taong may hawak na kamera ay sadyang naka-zoom in din sa Waltz. Malinaw na humanga siya sa kagandahan at katawan ni Waltz. Si Alex, sa kabilang banda, ay nakatayo ng bahagya sa likuran ni Waltz, ang kanyang mukha ay naharang ng napakalaking karamihan. Sinabi ni Dorothy, bakit sila nagre-record ng isang babae? Hindi ba kayo nagsasalita tungkol sa isang stone gambling prince? Siya ba ang prinsipe noon? Sumagot si Beatrice, siyempre hindi, sis. Hindi mo ba alam kung sino ang babaeng ito? Ang babaeng ito ay talagang iba pa, siguradong mabigla ka. Mayroon siyang isang palayaw, Princess Flor. Princess Flor, tumahimik. Si Dorothy ng isang maikling sandali bago pa manligaw. Sinasabi mo, siya ay Waltz Flor mula sa Libong Miles Conglomerate. Bulalas din si Beatrice. Oo,
Siya iyon. Ang Stone Gambling Prince ay ang kanyang kasintahan. Ano ang isang kamangha-manghang duo? Kung kukunin ko ang aking sarili na kasintahan na katulad niya, hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay at masiyahan lang sa buhay. Makakatira ako sa isang malaking manor at pumunta para sa masarap na kainan sa pinakamahusay na mga restoran sa bayan. Makakakuha ako ng isang marangyang kama upang matulog din. Ah, paano ko nais? Halos pinakawala ni Alex ang isang chuckle habang patuloy na dumadaloy si Beatrice at tungkol sa prinsipe. Nagpapatuloy ka tungkol sa taong ito, ngunit nakatayo siya sa harap mo. Ang eksaktong taong ito ay ang tinawag mong talo. Kung malalaman mo ang tungkol dito, nagtataka ako kung gaano ka kagulat. Kudlit. Si Claire ay labis na mahilig sa prinsipe. Bam antong hininga siya, sinabi ng lahat na ang tindahan ng pagsusugal sa bato ni G. Will ay maraming mga ores na naglalaman ng mga bihirang jades. Kaya nangangahulugan ito na tinamaan niya ang pagmimina ng jackpot sa oras na ito. Kung maraming mga ores na nasa berde, magkakaroon ng isang mataas na porsyento ng pagkuha ng mga nasabing jades. Hinikayat ako ni Lucia na gamitin ang lahat ng aking mga pagtitipid, kailangan ko rin kumuha ng pautang na 500,000 mula sa kanila. Gayunpaman, ang nakuha ko lang ay huminga ng malalim si Dorothy at pinakalma ang sarili. Sige, tapos na ang pangarap. Ituring lamang natin ito bilang anumang iba pang normal na balita. Kailangan nating maging mapagpakumbaba at magtrabaho patungo sa ating mga layunin. Walang paraan tulad ng swerte na umiiral sa ating lahat. Ang nakikita mo lang ay ang Stone Gambling Prince na kumita ng maraming pera, ngunit hindi mo ba nakikita ang maraming iba pa na nawala ang lahat upang magbato ng pagsusugal? Nanay, ikaw mismo ay isang halimbawa nito, hindi ba? Hindi mo ba natutunan ang iyong aralin? Kailangan kong magtrabaho ng hindi bababa sa kalahating taon upang kumita ng 500,000 dolyar. Gamit nito, kapwa Claire at Beatrice ay bumalik sa katotohanan. Noon lang, napagtanto ni Beatrice na nakatayo si Alex sa likuran niya. Medyo malapit din siya, hinawakan niya siya sa gat at hinayla siya palayo. Naiinis, sinabi niya, ano ang tinitingnan mo? Sinusubukan mo bang molest ako? Bakit ka nakatayo malapit sa akin? Mawala ka. Tingnan ang kasintahan ni Princess Flor, nakakuha siya ng ilang daan-daang milyon na ganyan. At ikaw, hindi ka pa nakakuha ng jack shit. Ikaw ay tulad ng isang pagkabigo kumpara sa kanya. Insta ni Alex si Beatrice pataas at pababa at malamig na kumalma. Emph, mukhang kawayan ka ng kawayan. Hindi kita gugustuhin kahit na itinulak mo ang iyong sarili sa akin. Nakakainis ka din. Kung hindi ito para sa iyong kapatid, itutulak ko ang iyong mukha sa banyo. Ikaw. Oh, Sarhan. Siya ang iyong bayaw. Kung hindi ito para sa kanyang tulong, hindi ko alam kung ano ang gagawin namin. Ipinagtanggol ni Dorothy si Alex. Nagsisimula na siyang makakuha ng posibilidad kay Alex. Si Cheryl ay isang malaking banta sa kanya. Parehong siya at ang kanyang lolo ay tila napakamahilig kay Alex, gusto nila siya bilang pamilya. Ang pag-aasawa ay hindi eksaktong nakatali sa sinabi nilang lahat. Ang diborsyo ay isang pagpipilian pa rin. Labis na nagbanta si Dorothy. Pagkatapos ng lahat, ang mga as-exes ay hindi eksaktong gustong-gusto ni na Alex at Cheryl ay napakarilag. Dahil kapwa hindi nakakatulong sina Claire at Beatrice, isa lang itong kapahamakan kay Dorothy. Tinuro ni Claire si Alex, "Nan, wala pa tayong niluluto." Sabi ni Dorothy, "It's quite late already, hindi mo na kailangang magluto. Kain na lang tayo sa labas, I treat ko kayong lahat ng hot pot." Biglang lumingon si Claire kay Alex at sinabing, "Maaari ka nang umalis, hindi namin tinatrato ang mga tagalabas sa hapunan." Dagdag ni Beatrice, "Eksakto, hindi kami charity." Nagwawala na si Dorothy, "Pumunta si Alex dito para tulungan kami, gumastos ng 500,000 dahil lang sa iyo. Paano mo pa nasasabi yan ng straight face? Wala ka bang kahihiyan?" Magsasalita pa lang si Dorothy, sinabi ni Alex, "Okay lang, may iba pa akong dapat asikasuhin. Alis na. Ako ngayon." "Dorothy, huwag mong ipilit ang sarili mo. Kung wala kang sapat na pera, may gagawin ako." Tumango si Claire, "May gagawin ka ba? At ano iyon? Isa pang pekeng cheque. Ang magiging talo ka lang. Magwala ka, naiinis lang ako sa pagmumukha mo." Napaisip si Alex. Ang babaeng ito ay literal na hindi makatwiran.
Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng lakas sa pakikipagtalo sa kanila. Sumakay si Alex sa kanyang sasakyan at pinaandar ito kaagad. Mabilis na lumipas ang oras gaya ng karaniwan. Sa isang iglap, lumipas ang dalawang araw. Isang gabi lang nag-trend sa social media ng California ang titulong Stone Gambling Prince. Ang bawat tao'y nagpatuloy sa kanilang normal na buhay sa susunod na araw at tumigil sa pakikipag-usap tungkol sa kanya. Tanging ang Stone Gambling community lang ang babanggitan ang prinsipe paminsan-minsan, para lang magpakita ng pagsamba sa kanya. Sa nakalipas na dalawang araw, hindi rin umaalis si Alex sa kanyang bahay. Siya ay nagsasaliksik sa alchemy stove na may nawawalang binti, pagkatapos ng malalim na paglilinis ng kalan. Napagtanto niya na ang kalan ay may inukit na sinaunang sigo. Ang Ultimate Book of Medicine ay nagpakilala rin ng mga sigo. Lalo na ang Witch Doctor series, karamihan sa kanilang mga pamamaraan ay gumamit ng mga sigo upang magamit ang mga elemento ng lupa upang pagalingin ang pasyente. Si Waltz ay kumakain ng isang balde ng ice cream sa basement ng villa. She was wearing her usual red dress outfit, eleganteng nakaupo sa isang stool na bahagyang nakasukbit sa ilalim. Habang patuloy niyang kinakain ang ice cream, tinanong niya si Alex, "Kuya, dalawang araw ka nang nakatingin sa basag na kalan na yon. Nakuha mo ba ang anumang bagay mula dito? Huwag mo akong madaliin, hindi ako gumagana ng maayos sa ilalim ng presyon." Itinutok ni Alex ang kanyang ulo sa kalan. Umalangaw-ngaw ang boses niya mula sa kalan. Iniunat ni Waltz ang kanyang mga binti at inayos ang kanyang posisyon sa pag-upo. "Gusto mo pa ba ng ice cream? Tatapusin ko na. Tapusin mo na lang ito, o kaya mo sa labas. Huwag mo akong istorbohin. Ikaw ba ay pusong bato? Nag-aalala ako na baka may nas ka, kaya nandito ako para samahan ka." Sinipa ni Walt si Alex sa likod niya. Hindi napaghandaan ni Alex ang kanyang biglaang pag-atake. Bumangga ang kanyang ulo sa base ng kalan na may malakas na kalabog na umaalingaw-ngaw sa buong basement. Labis na nadismaya at inis si Alex. Pagtayo, napagtanto niyang hindi niya maalis ang kalan sa kanyang ulo. Ang kalan ay itim sa loob, wala siyang makitang kahit ano. "Oh, fuck," tumalon si Waltz mula sa kanyang stool at handa nang tumakbo para dito. Biglang sinabi ni Alex, "Sa wakas naisip ko na. Oh,